Magandang araw po to all our YouTube viewers from all over the world. Welcome to another episode of Mrs. Galang's Kitchen. Meron na naman po kaming isang recipe ng ituturo. Ito, magugustuhan to ng mga nagne-negosyo. Yes, pambenta. Pambenta to, no? It's lenguas de gato. Or lengua de gato, lenguas de gatos, basta. Yun, yung maliliit na cookies na nabibili sa Baguio, no? Paboritong pasalubong to. Meron lang technique. Or kasi yung sa Baguio, makalug mo lang ng konti. Oo, yun ang problema. Durog na. Oo, lengua, no? Ito, ang ginawa ni Engkar, mas matibay. Pero pag kinain mo, nagme-melt sa bibig. So, yung hindi siya masyadong... Kasi sa, hindi sa pag namimilkahin niya, di ba titingnan mo? Pipili ay, mo. Na. Tapos nabagsak ng konti, wala na. So ito will beat that problem, no? Will solve that problem, no? So kung paano gawin, papakita po namin. So huwag po kayong aalis ang version ng lenguas de gato sa amin pong pagbabalik. Isang panghanap buhay na cookies ang gagawin ni Engkar ngayon. Ano yun, Engkar? Lenguas de gato, yung commercial type, yung hindi agad nababasag. Kasi ang problema ng mga nagtinda ng lenguas de gato, yung pag ina-arrange nila sa mga garapon, pagka-bait pa lang, nagkakadulong na. Sa display na nasira. Nasisira. Kasi siyempre, titignan ng tao. Okay. So, maganda yan. So, ang gagawin na, creaming method, ano, kahit hindi agad nababasag yung cookies, pag kinain naman natin, ay magme-melt sa bibig. Ayan ating butter. Ngayon, pag malambot na ho yung butter, pwede na nating isabay yung sugar. So, mas maganda pala, palalambutin mo muna yung butter. Hindi naman soft yung melted. Basta madali na siyang ispread. Kailangan natin gumamit ng mixer. Creaming. Mix until light and fluffy. Ordinaryong cookies, ganyan na nga ng paggawa eh. Kinikrim ang butter. Usual. So, ayan. How do you know it's light and fluffy? Pag lighter na yung kulay ng butter at hindi na, ayan, nalalaglag na siya from the beater pag pinukpok. Then we add the egg whites. At saka pala, meron din pala tayong vanilla. Optional lang yan. Optional. O kailangan talaga. Yung iba, mas gusto nila yung walang vanilla kasi mas little yung lasa. Yung natural na lasa ng butter lumalabas. But if you're using margarine, pwede. Kasi, yan, kasi nga, lalo na akong pangbenta. Mm-hmm. So, add natin to konti-konti. Gradual. Okay.
So yan, pag clear na or wala na kayong nakikitang egg whites, pwede na mag-add. So, bali, 3 addition three lang. Addition. Kung gusto mong gumawa ng marami, pwede. Pwede. Dodoblin mo lang yung mga ingredients. Ano pa lang temperature ng oven mo dyan? Okay. Anong temperature ng oven mo dyan? 325. Pero okay, ulitin ko yun mamaya. Ah, okay. Okay. So, ayan. Scrape. Add natin ngayon yung ating flour. I'm using all-purpose flour. So, pwedeng minsan, dahil maliit lang yung recipe, pwede na natin i-add lahat. And then, bago i-on ang mixer, syempre, moisten the flour. Pabaya mo dumikit. With the butter. So, ganyan lang pala kadaling gawin yan. Low speed, para hindi lilipad yung ating arena. Okay, once it's mixed, ayan, napakadali. Pre-bake na lang natin yan. Pwede din i-scrape yung mga side dahil yung arena. Okay. Konti pang gupit dyan. Hindi pa nakalabas yung mga ngipin. So I'm using a basket weave tip. Tip number 2B. So medyo malaki yung basket weave natin. But usually, ang ginagamit talaga sa lengua is tip number, ano na yan? 98. So para siyang basket weave pero naka, pero naka-curve. Medyo naka-curve parang half moon. Yun ang unang-unang kong ginagamit na tip. Pero yung mga nagtitinda ngayon, mas malalaking ginagawa nila. Yeah. Oo, minsan ang lapad pa talaga ng lengko. Di ba lumalapad yan pag ano? Hindi naman. Okay, so with pipe. So, nasa inyo na anywhere from 1.5 to 2 inches. Depende sa garapon na gagamitin nyo, syempre. Sa container. Okay. Just straight. Pag ganitong size, around 70 pieces ho ang nagagawa. Okay, mayroong space in between. Naligaw yung isa.
By the way, I'm using a Teflon sheet as a liner. Pero pwede rin parchment paper. Kaya lang, reusable yan. Oo, ito reusable. Merong baking paper, merong parchment paper. So, kung ano nang gusto mo. O kung anong available thing. Pero hindi ba din diretso sa cookie sheet yan? Masisira kasi pag inalis natin. Pag ginrease naman, magsaslide. Mm-mm. So, pupunta lahat sa kung saan nakaslant yung cookie sheet. Okay. So, dalawa. Isa pa. Kailangan bang i-wrap oven agad ito? Hindi naman. Cookies yan, so pwede man ito. Kung hindi masyadong mainit sa ano, sa kwarto. Eh, pag masyadong mainit naman, pwedeng i-chill before baking para hindi masyadong mag-spread. Kulang yung space. Hindi. Yung isa medyo malabag yung... Ay mo na. So, ayan. Bake natin ngayon at 325 degrees for 10 to 12 minutes. So, kailangan magla-light brown yung mga gilid niya para siguradong malutong. Okay, ito na yung ating lengua. Ayan. Ayan yung lightly brown na yung kanilang edges. Ayan, okay. Ayan ang kagandahan yung papel na yan. Yung... Talagang, oo. Hindi yan dumidikit. At saka reusable naman yan eh. Saka hindi nag-spread pero. Mm-hmm. Wala. Ayan. Kahit hindi nahugasan, pwede tayo mag-bake ulit on the same liner. All you have to do is palamigin. Mm-hmm. Basta yung kulay ang tinitingnan dyan, ah. Kasi depende rin sa oven yan, eh. Merong oven na madaling maluto yan. It, ano, to. Binake natin ng 12 minutes sa oven natin. So, depende ho sa oven. May oven na mabilis mag-bake. Meron mas mabagal. So, yun dun sa 10 to 12 minutes, after 8 minutes, i-check nyo na ho kung nag-brown na yung edges. Ayan, paglamig niyan, pwede na natin siya silang ipack. Depende na sa inyo, yung size ng packaging nyo, tsaka kung anong klase. Hindi ba kumukuna dyan kung hindi nakapack agad? Kailangan lang airtight. Okay. So, paglamig, ipack na. Right pero away. Pero wag nyong ipack ng mainit pa. Mm. Lalambot siya. Lalambot tsaka aamagin agad. Mm-hmm. Okay. So, pagkalamig, ipapack, tapos airtight. Mm-hmm. Okay? Pagtinda na po kayo ng lengua de gato.
to, no? Ang lenguas de gato, no, yung gaya ng sinabi namin, no? Hindi siya basta-basta. Hindi siya basta-basta nababasa. Look. Look, oh, ay naputol, pero hindi durog. Ayan, pero malutong. Malutong, and then may melt sa mouth, no? Pero look, hindi siya yung maraming mumag. Nakita niyo naman kanina pagka-bake, no? Yung, nung inusog ganun, inalis sa, doon sa sheet, hindi naputol. So, meron siyang tibay na maaasahan, no? Hindi kayo masyado mag-aalala. Kapag nilagay ninyo sa garapon, binenta ninyo, pinagrekahan. Kasi pag nadurog na yan, hindi na yung bibilhin. Mm-hmm. Madudurog na siya. Kakainin ko kasi hindi ako ang gumawa. And yet, nandun yung melt in the mouth lutong na hinahanap-hanap natin sa lenguas de gato. No? Lenguas de gato is dila ng pusa. Kaya ganyan po siya. Kaliit. No? Ganyan ang size niya. So, dapat pinapipe siya ng maliit, nilalagay dun sa... Ah, maliit pa yan nung araw? Mas maliit pa dyan. Mas maliit pa? Oo. Pero siyempre, pag binenta mo eh. Sus. Mas maliit siguro yung pusa noon. Oo. Ngayon, mas malalaki na yung mga pusa. Okay. So, we hope you like. May natutunan po kayo dito sa recipe na na-share namin for today, no? Sana matibay pa talaga. Oh. Mapakinabangan ninyo. Matibay. I'm sure you will. Oh. Matibay. See? Mm. Diba? Matibay siya. Mm. Yan. Subukan po ninyo. And it will work for you, I'm sure, no? So for your questions, comments, and suggestions, just leave us a message sa amin pong Facebook page, facebook.com/Mrs. Galang's Kitchen. And to view our older episodes, mga other episodes namin, if you're a baker, marami din po kaming naka-upload na videos, no, ng mga cookies, mga cupcakes, mga pwedeng benta, pwedeng yung mga beginner masubukan. Pang-regalo. Pang-regalo, no? We have them. Our YouTube channel, Mrs. Galang's Kitchen. And our Instagram account, follow us, sa Galang Culinary Arts. So you can see yung mga updates sa amin pong school. Sinishare namin doon, no, from time to time. So, hanggang sa susunod po, maraming salamat.